Okay, hello, ito na naman po si Marilyn Chang. Baby, don't make noise. I'm making a block. Oh, wait. I'm making, don't make noise. Tuturo ko kaya to. Stop it, I'm making lives. Everybody can hear, okay. Oh my gosh. Nako, my gosh, guys, it's my third day of being sick. Kagaya ng sinasabi ko sa life ko, day after day, sakit ka lang, flu ka lang. Hindi mo ko kaya kasi magla-live pa rin ako kahit may sakit. Oh, yan ha. Clear sa lanyo. Thank you for joining me, Bayuna TV. Shout out to all of you, Noemi Tugadi. Hindi pa ako okay, Noemi. Talagang, to be honest with you, third day of having, palagi ko parang flu. Kasi dito sa, ano, sa States, ang tinatawag na pag nag-approach na ang parang winter or fall season coming from the summertime, nag-iiba ang climate namin dito. So, ang tinatawag nila dyan, pag nagkakaroon ka ng sipon, wala, hindi ako inuubo. Pag nagkakaroon ka ng sipon o kunting lagna, tawag nila doon ay summer flu. Yan. Ha? May summer flu na tayo. Nagkaroon ako ng summer flu. Pero summer flu lang yan. Ako naman si Marie. Okay. So, sa mga nanonood dyan, hello, Marianne Viles. Thank you so much. Lini Dipota. Ayan, nabigkas ko na yung apelyado ko. Talaga, nag-struggle ako sa iyo. Yung apelyado mo, Lini, nahirapan talaga ako for the past like 5 days. Siguro na nag-follow ka sa aking live. Hindi ko mabigkas because... Kaya sabi ko, gawin ko na lang parang smooth. Lini Dipota. Yeah, Lady Diputa. Para hindi. Jumon, hi! Hi, hon. Okay, how are you guys doing in Kapalunga po? Ito, ha? Update ko lang sa inyo, mga Kapalunga. Ito ang tali ko kasi gumawa nga, di ba, alam nyo na po na gumagawa ako ng elite team. Maliit lang naman po. Di ba nabanggit ko yan noong nag-umpisa pa lang ako dito. Sabi ko ko, Kuya Bel, hindi ko kaya yun. Napakalaki responsibilidad kaya yan. Hindi kagaya nun sa banko na pinag-manage ko. Pero ito ibang field eh. Kasi siyempre iba-ibang putpahi ang nakikita kong tao dito. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Kaya. Okay. So ito, Jumart. So far, kahit kunti lang naman po ang aming nalikom na nag-aambag us, very small, elite nga, elite team. Yan ha? Yan. Kita ko sa iyo kung magkano ang contribution namin bawat isa't isa. Pero nanggaling sa puso po namin yan. Nanggaling talaga yan sa aming bulsa. Hindi monetization, wala kaming sponsor po. Okay? Norma Carbonell, alam mo na, talagang nahirapan talaga ako. 5 days ba naman, sabi ko, permisiya na dito eh. Si Lini, so, talagang nag-follow siya sa mga live ko. Sabi ko, Lini, di, kaya ngayon. Gagawin ko yan, Lini, di futa. Yan. Raymond Agos Vlogs, good morning po. Ma'am, thank you so much. And God bless. God bless sa lahat ng manunood ngayon. Kahit na may sakit po si Marilyn Chang. Sabi ko nga, hoy, sakit ka lang. Flu ka lang. Flu ka lang. Sipon ka lang. Bakit? Di ba, bakit sisiponin ka? Maglalamya-lamya ka na, pwede ka pang lumakad, pwede ka pang magsalita, but you don't show to the whole world na talagang
ganyan ang katawan mo. But you, with all due respect, talaga tayo, marunong tayo umarte ng ganun. Ako ayaw ko umarte ng ganun kasi nakakahiya eh. Kasi I know in my heart na talagang ako, pag nagkakasakit, no matter how hard at sakit ang katawan ko, but I will show to the world that sakit ka lang. Okay, clear sila nyo. Salamat. Now, kasi hindi talaga ako nagtitake ng medicine. Hindi, ayaw ko na magtake ng medicine. Ayaw ko. Palime-lime na lang ako. Lemon, kalamansi, ganyan, no? Sabi ko, okay. So, ang nangyari kasi, dahil sa totoo lamang po, insomnia. Joseph Tenorio, hello! My favorite person in the Kalinyap team! Salamat po! Salamat po sa pagdalo ng live ko. So, Joseph Tenorio, okay, meron na akong nalilikom na konting contribution sa bawat naming maliit na team na tinatawag ko po na elite team. Kasi elite lang naman talaga kami dahil kami ay wala kami monetize. Well, hindi kami monetization, okay, na charity blogger. So lahat ng meron kami galing sa bulsa po namin na after na mabayaran namin yung bills namin, tapos mabayaran na ang tawag noon yung ande after yung mga OFW pala, isisigaw ko talaga yan dahil alam mo naghirap talaga silang magtrabaho sa ibang bansa. Itong kasama kong team na to, proud to, ay naku, Ginoo ko, I'm so proud of them. Lani Carmelois is my leading team. Okay? Yan. Lani Carmelotes, kung hindi pa kayo nakapag-sub sa kanya po, pakisupport lang po kasi siya talaga ang pinakamalakas doon sa area niya na proactive talaga para makahanap kami ng team sa area niya. Ako naman, naghahanap niya ng sponsor. But between her and her group na nag-join sa team na ito, napakalaking utang na loob ko po kay Lani Carmelotes. Ayan. Alkaloma vlog, thumbs up. Hindi ako magma-mind, guys. Okay? I don't mind at all. Kahit na nagsasalita ako, pumasok kayo dito sa YouTube channel ko, mag-thumbsakan kayo, mag-change kayo, mag-dikitan kayo. Please do that because that is supporting each other as a whole team for one purpose and one purpose only. Tonight's message are all positive. Yung nangyari before, kinalimutan. Malakas talaga yung pagkabisaya ko. Ano pa na magagawin ko dito? Yung nangyayari from the previous vlog, kalimutan na natin yan. Okay? Kalimutan na. Hindi na ako mag-vlog ng ganun laban sa isang tao or ano pa man. Hindi na. Lahat puro positive na from this time forward. It's all about the group and the team that we all have fighting for. So, itong gabi na to ay ang una kong ibibigkas ay sana si Kuya Bal magpagaling na talaga ng completely dahil Kuya Bal, parang kami ay namatay na rin pag ikaw ay nagkasakit. Magpagaling po kayo, Kuya Bal, para sa lahat ng tao na nangailangan sa inyo. Kailangan mo pala, na pala, kailangan mo mag-rest talaga, Kuya Bal, na overfatigue ka. At saka, kunting payo lang naman sa kapatid mong ito, dahan-dahan doon sa mga pista-pista, mga birthday, yung mga pagkain na ganyan. Kuya Bal, focus ka lang sa tubig. At saka fiber, ha? Fiber, yung gulay-gulay baga. Okay? Iwasan na po yan yung sobrang lison. Pwede ka naman kumain ng lison, pero kunti-kunti lang po, Kuya Bal. Pasensyahan na po. Pagpasensyahan mo na ako kung sabihin ko sa inyo to kasi, Kuya Bal, mahal ka namin. Ayaw ka namin magkakasakit po. Okay? Nag-aalala ang lahat ng tao sa mundo sa iyo dahil sa nangyayari. Dahil nakita namin sobra. You are
passionately driven to your goals. Okay? Masyado po kayong napaka-passionate na tao at yun lang ang masasabi. Hindi naman, sabihin ko, hindi naman pag-aano to, pag-negative. Kuya Bal po, mag-ingat-ingat, dahan-dahan lang po sa pagkain at saka rest po, take the time to rest. Kuya Bal, the message coming from me is that the time does not make you. You have to make the time po, Kuya Bal, okay? So we love you with all of our hearts. We are all supporters of you all over the world po. So to Kalingap Team, Kalingap Rob, yan. Ngayon, sasabihin ko na sa iyo, ha, Kalingap Rob. Due to the absence of your father, you actually make me so proud. Napaka-proud ko, Rob. Napaka-proud. Itong matanda na ito, sobra mo akong pinaproud. Dahil, siyempre naman, ha, noong una, na nagpost ako, huwag mo ko nagbalikan yun. But that was my first impression. Ngayon, nakita ko na in times of needs, you took over your father's work. Yan ha. Kahit na alam ko na bata ka, Kalingap Rob, naintindihan kong bata ka pa rin. Pero pinanindigan mo that you are your father's son. Yan, proud na to proud. Proud na proud talaga ako sa iyo, Kalingap Rob, ha? At saka proud na proud din ako kay Ate Edna for being with Kuya Bal's side all the time, 24/7. Nandun si Ate Edna. Kahit hindi niya ako nalis, sino pa naman ako? Sino pa naman ako? Okay. But I see both of my eyes and I listen. Nakita ko. So, Kalingap Rob, keep up the good work. Napaka-proud naming mga supporter ni Kuya Bal kahit na hindi nila sabihin yan. Ako mismo magsasabi dito sa live na to. Napaka-proud namin dahil you took over the boundary of your father and took over the work that he is doing and you're doing it so well with high flying flags and colors. Napaka-proud. Ang sobrang proud ko sa iyo, Rob. Santos Matubang, sobrang proud ko talaga sa iyo. Hindi ko akalain na you have the capability to do so. Na floored talaga. I was floored, guys. I was floored. Okay. So, yeah, shout out ko talaga ang Kalingap Team Rob Santos Matubang. Sobra. Sobra mo akong pinaproud. So, please, kayong lahat, please support Rob Santos Matubang Kalingap Team. Yan. Kasi siya ngayon ang tumindig na parang si Bal Santos Matubang during his absence. Meanwhile, the father is resting, which he should. He should. And Ate Edna, kudos and more power. We love you so much, Ate Edna, for being by the side of Kuya Bal to make sure that he gets better. Kasi hindi siya pwedeng magkasakit para sa aming mga supporter po. Thank you po, Ate Edna. Salamat talaga sa lahat. Okay? Yan ang sasabi ko. So ngayon, isisigaw ko naman ang Kalingap Team Kapalunga. Shout out sa lahat ninyo dyan. Dahil oh, Lynn Carmelotis. Shout out sa inyo lahat dyan, Kapalunga Team, Kalingap Team. Dahil kami ay ang elite team, okay? Elite team ni Marilyn ay nagsusumikap po para po masuportahan po kayong lahat. Sige, mag-exchange lang kayo, magdikitan kayo, wala akong pakialam. Let me just talk. Kapalunga Team number one, i-introduce to talaga, I will keep screaming about her name. Lynn Carmelotis, as big as life, is actually my number one backup. If I'm not here, she will be standing in the camera. I don't know if she can. Okay. So, Lynn Carmelotis, thank you so much po. Daghang kaisalamat sa imuhang pag-support sa atuang elite team. Okay? So, ito na po ang aming nag-gather kanina.
na tinatali ko po. Yung wala pa yung iba kasi hindi pa sumagot. At least it's something. Kasi naintindihan niyo na po na kami po ay hindi kami monetized na team. Kumbaga, new group kami, elite nga eh. Sabi ko, sa group, hey sis, kahit na makabili man lang tayo ng isang tabla o isang pader, isang poste, pwede na yun. At least nag-effort naman tayo, no? Sabi kong ganun. So, so isisigaw ko lang ang baguhan kong team. Kasi nag-umpisa lang talaga kami tatlo. Ako, si Marilyn Chang, si Lane Carmelotes, at si Gerald, Regina Lasig. Dahil kay Lane Carmelotes, nasama si Geraldine Bunghanoy. Yan ha, naging apat kami. So ngayon, ang isa pa ay si Rosalyn Chuboy from Osaka. Wala siya kasi may sakit siya, masakitin. Masakitin yung pamangkin ko. Wala siyang way na magpadala ng kwart kundi bank to bank. Ay hindi niya alam yan. So hindi rin siya makalabas ng bahay kung paano magpadala ng MoneyGram. Talagang ano siya, talagang wala, hindi siya ganyan, napaka makaluma. So, we're trying to figure things out how she can send the money. Sabi ko, ibigay ko na lang kaya para yung information na gusto mong itulong. Sabi niya, ang kaya ko lang gawin as of now, hindi siya pwedeng lumabas ng bahay kasi ka-oopera lang sa kanya eh. Na-operahan eh. Ngayon, yung pinsan ko naman, Raymond Agos Vlog. Eh, siyempre, uy, mga Bisaya. Butang dyan mga Bisaya, uy. So, todo positiveness tayo ngayon. Awesomeness, positiveness. And ang dami kong nalalaman today. Huwag niyo ko na kong pansinin. You all know that I have been sick. This is the third day that I'm really, really, really sick. But I'm not gonna show this in the camera. After this, hihiga na ako talagang, huh? Tapos yung sikip ng dibdib ko. So, sinisigaw ko si Lynn Carmelotes, Regina Lasig, Geraldine Bunghanoy, Claire Salanyo. Si Claire Salanyo po ay isang supporter ko na lahat ng pamilya at relatives po niya ay pinapalo at pinasad ako. Dahil nga, sabi niya, talagang gusto niya tumulong din kay Kuya Bal. Matagal na din daw silang nagpalo. Pero nakita niya ang attitude ko. Sabi niya, kami lahat, pamilya ko, nakaano sa iyo. Parating kami dyan ate sa Amerika. Parating na daw siya. Pero naghihintay lang siya ng, ano ba yun? Yung physical exam. At saka isa pa. And then once that approved, makakarating na sila dito sa US at doon sila sa Dallas, Texas. Sabi niya, well, once we get there, ate, I'll join the team group, your elite group. Sabi ko, you don't have to wait. I-add na kita sa elite group ngayon. So, if you, Claire Salanyo, if you are watching, welcome to the elite group. Okay? Yan, kasama ka na. So, bali-bali lima tayo. Lima tayo ngayon. Ano muna ako? Ano pa ba? Isa-shout out ko, syempre, ang aking mga paborito at pinakamamahal na mga tao. Hello! Chorba, Commander Chorba, kung nakikita mo to, kung nakikinig ka, kung pwede ko nang ipalusot yung love you, bitch. Okay? At si Ingrata, love you, bitch. Salamat sa inyong dalawa at marami akong natutunan. Ayan, natututo si Marie. Nag-curb. At the curb. Ay, mga Ilocano! Siyempre, buotan din ng mga Ilocano. Ay, hindi ko naman sinasabing salbahe mga Ilocano. Oy, mabait ang mga Ilocano. Oy, mabait. Yes. At mapagmahal ang Ilocano. So, there is some shout out.
Yay! Gigi, welcome to the room. Yan. So, ngayon ang focus ko ngayong gabi ay parang wala lang. Sabi ko, it's about learning. So, sa binigkas kanina, I'm not going to mention name, but you all know who I'm talking about. Like I said, ako, napaka-humble kong tao pagdating dyan. Nakita ko ang mali ko, pinagsabihan ako. Oh my gosh, yes, I'll take that. Sabi ko ganun. Pero naman, hey, guys, ano naman ang masama kung iti-take mo yan, di ba? Natututo ka pa nga eh. Mas masama kung i-refuse mo matuto. At magalit ka pa. Hindi ako ganun, guys. Hindi ako ganun. Okay. So lahat ng mga kapatid ko, mga sisters and brothers, okay. Kita mo, nag-positive na yung video ko. Kasi natututo nga ako sa aking teacher. Yan. Natututo na ako. And I'm watching every word what to say in live video, syempre. So, yung mga na-open kahapon dahil na yung Biblia. Yan. Natututo rin ako. So, yes. Ngayon, ang dami kong natutunan dyan sa live. Tinignan ko yan lahat. Napaka-humbling. Napaka-humbling talaga siya. Napaka-humbling. So, ang punto ko ngayong gabi ay gusto ko lang naman po na isigaw ang aking team, isigaw ang nalikom namin na pera para sa Kapalungga team. Okay? Yan, napaka-proud ko talaga. Napaka-proud ko sa aking team na pinangungunahan din nila ni Carmilotes. Dahil napaka-proactive itong sister na ito. Napaka-proactive. I'm so proud of her. I'm so proud of her. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mabubuo ang team ko. Tama. Sabi ni Lynn Carmilotes, mga supporters ni Kuya Bal, laban tayo para sa ikabubuti ng lahat. Ayan, magmamahalan nga daw. Okay. So, ayun, tuwing nagpunta ako sa mga live-live nila kanina, nakikita ko may nagsasalita sa akin, binibigyan ako ng payo. It noted, nakuha ko yan. I understand. So, at least, next time na ako'y magla-live, ay makita nila ang pagbabago ng new video live streaming ko po. Wala na. Kung ano man ang nangyari, nangyari na po. Oria Tumaliwan, hello, good morning. Good morning. Thank you for stopping by in my room. So, yun nga lang, nangyari nang nangyari. Hindi ko naman pwedeng balikan yun. So, huwag na tayo mag-uusap ng ganyan. Dahil ayoko na, dahil positive na nga eh. Diba? Yan. Positive na nga. So, ang focus natin ngayon lahat ng mga Team Kalinga ay magdadasal na magdadasal para sa kinabubuti ni Kuya Bal, para gumaling kaagad si Kuya Bal, para makita ulit natin ang kasiglahan ni Kuya Bal na nasa field siya at nakipag-usap sa mga tao na nangangailangan ng tulong. At talaga, sobra-sobra talaga, 1 million times po, sobra ang paghanga ko kay Rab. Na, para bang nawala si Kuya Bal. Wow, si Rab ang nandoon. Lahat ng ginagawa ni Kuya Bal, nandun si Rab na dapat ginagawa ni Kuya Bal. Rab has done more than 110-150% twice. Believe ako, believe talaga ako, sobra. Napabilib. Itong matanda na to, napabilib. Okay? So, anyway, nagsilos talaga ako kay Churba at kay ano, kay Ingrat. Nagpa-party sila doon, wala ako. Ang mga walang hiyang yan. Ang mga walang hiyang yan. Nagpa-party, wala ako. Alam naman nilang may sakit ako eh, kung bakit hindi na ako naantay. Nagiinom-inuman pa. Guys, nagiinom. Kanina, oh, hangover pa si Chorba. Ayan, ha?
Ang over pa yung bis na yan. Yan. Ewan ko kay, ano, kay Ingrata, baka natulog pa yun dahil siyempre, perming sleep deprived na. Ang nakikita ko ngayon, pinasok ko itong field na to. Kahit na ako ay insomnia, pinasok ko itong field na to. Ngayon ko lang nalalaman pala na magiging sleep deprived ka pala dito. Magiging sleep deprived ka. Kaya yun ang na-realize ko dito sa field na pag pinasok mo pala ito, magkakaroon ka ng sleep deprivation. So, GD, ang cute niyo mga nagalog niyo, subscribe ako, salamat po. 2 days na ako nag-aabang ng ilis niyo. Oh my God, shout out to GD, please support her and pakidikitan niyo siya kung meron man siyang channel sa kasi ako parang ano ba tawag, di ba sa Tagalog at English, Taglish, sabi ko ano kaya tawag ng between Tagalog at Bisaya, siguro Tagbis. Tagbis ang tawag na Tagalog, Bisaya. Yan. Pagpasinsyahan niyo po ito. Kasi naman, may sakit, congested, okay? So, ano bang may itatopic ko? Wala lang talaga. Itatopic ko lang talaga. I will start with a positive one na long line master, hello. Bakit ka nung haro? Sandali lang. Kuha muna ako ng lemon, guys. Ako muna ng lemon. Sandali lang. Lime time kasi ubo po. Hindi na ubo, hindi yung congestion lang talaga. Asin mo lang ako, asin. Uji, buji. Alam mo, uji, buji. Ang ganda kaya ng ano mo, yung title mo, uji, buji. Uji. Para bang pag nakita ko yung pangalan mo, Uji Buji, Uji Buji, para akong gustong sumayaw. So, ito talaga bagong very positive topic ko dahil ako ay completely halted with my attitude adjustment. Yan. I have to follow the advices of others. I have to follow what is being told to me kasi ako, hindi ako taong mapagmataas. Napaka-humble ko. Pag sabihin niyo ako, kahit lampasan niyo mukha ko, lampasan niyo mukha ko. O sige, fire ako. Pagkatapos yan, pag bumagsak na ako, sinabunutan yung buhok ko, sige, i-brush ko na yung mga dusted na. Yan. So, at this moment, no, talagang I thank you for everybody na hindi umalis sa akin. Pinapagsalamatan ko kayong lahat. Kino Malakad, good morning. Kapalunga Boys, woo! Pagdating Kapalunga Boys, palakpakan ko yan. Wala akong epic sound kasi baguhan, I don't know about how to work on it. Okay. So, Kapalunga Boys, yes, yes, yes. So, kasi isisigaw ko talaga ang Kapalunga Boys. Ayan ha, pakishare itong video na to. Itong video na to talagang para sa Kapalunga Boys. Lahat ng effort na ginagawa ng elite team ko ay Kapalunga Kalingap Team. Unfortunately sa ngayon, hindi lang ako pwedeng mag-send kasi iba-iba ang time ng sweldo ng mga team ko. So,
we respect each other. The way I manage my team is that I don't manage them as if I was in the bank managing people. Iba. Ang pag-manage ko sa team ko na ito ay mga sisters at brothers ko. Ganyan. Wala akong lalaki palang ano, kasama sa team. Puro babae. At lahat kaming mga babae, siyempre, kinukonsider ko yan, mga emotional din kami. So, hindi ako basta-bastang ganun magsasalita sa kanila, mag-ask. Kinukonsider ko how I'm going to ask them a question, how I'm going to talk to them in the way that they understand and understand me. So, iyon, nagkaroon kami ng pagmamahalan sa isang grupo. Mary Isma, thank you for the moral support. I needed this. This is a very positive video live stream tonight. Hindi, nothing. Forget the past. Okay, forget it. Forget it. Tapos na ako doon. Tapos na ang yugto ng buhay ko na yan. And binalsa na ako. Dinurog-durog na ako. Sinampal-sampal na mukha ako. Sinabunutan na ako ni Chorba. Ha? Huh? Sinuntok na ako. Ayan, ha? Sinuntok na ako. Oh, ikaw, pag ganun experience mo, hindi ka ba matututo? Matututo ka ng manalian dahil alam mo, napaka-importanting bagay yun sa akin. Dahil sabi ko, wow, wake up call, yan. Yun, sabi ko, well, attitude adjustment is going to be the complete hook. Sabi ko, ganun. Yeah, kaya ko yan, ha? Napagtutuunan, binigyan ko na yung sarili ko with thicker skin, yan. Lumalaban na sa social media na pwede nang matanggap ang lahat at pwedeng tanggapin ang lahat na ibabato sa iyo. Kasi sinasabi nga ni teacher ko, dapat marunong kang sumalo ng bato mo. Yan! Dali lang ko muna akong asin kasi alam mo to pag kumain ka ng lime, dapat may asin. Yan, dali lang. Na, may asin na ako. Wala. Ang sarap. Sarap. Pero walang lasa. Sarap siya. Pero walang lasa. Nagbibiro lang ako. Masarap na. Masarap siya. Dapat naglaway kayo eh. So, yun. Oh my gosh. Ha? Huh? Bayuna TV, uuboy na ako sa asin? Makakaubo to? Hindi, ah. Di ba tayo maubuhan yan? Ano naman yan? Papalubag ng ano ko, yung parang congestion ko. So, ayun. Parang feeling ko ngayon, after na magmulat sa pool na nagpumasok ako dito sa larangan na to, siyempre, dapat ko hindi na-honor, guys. Maawa naman kayo sa akin. Ang dami kong dinaanan. Hello. Ako'y nababas. Inaway, pinagpayuhan, pinagsuntok-suntok, ay dinurog-durog at sinabunutan. Oh, ikaw, hindi ka matututo ng madalian, matututo ka rin. Pero ako kasi, iba ako kasi pagkatao eh, masyado akong quick learner, madali ako matuto, at saka yung masyado ako understanding, yan. Kasi, pag hindi ako madaling tawag nun, if I'm not or if I can't
understand you that easy. The burden is on me. I will continue to question and question every matter, everything that is taught to me. Why can't I understand that? Please tell me. Please elaborate. Please tell me the whole thing before I submit. Okay. Yun. Nasampal, binugbog, sinabunutan. Sinabunutan over the screen. Sabi niya, kung gusto ko na ilusot yung kumo ko sa cellphone, sinabunutan ko na yan. Sabi ko naman, magpapasabunot naman ako eh. Sabi ko, hanggang ako'y makalbo. Sabi ko gano'n. Pero gano'n pa man, ay ang dami kong natutunan talaga kasi sa totoo lang, talagang virgin na virgin talaga ako pagpasok ko dito sa larangan na ito. Pero ang dami kong natutunan ay number one natutunan ko, attitude adjustment. Okay, attitude adjustment. Itong larangan na ito na itinuturo sa akin, na ina-analyze ko. Number one pala, sinasabi sa akin, thicker skin. You have to have thicker skin. Anybody that tells you something, forget it. You just brush it off. And I did that. I'm prepared for that. Secondly, is the fact that you have to have the heart to accept your fault. When somebody tells you attitude adjustment and nobody else tells you that in the past, kasi wala nga eh, wala magsasabi sa akin ng ganyan eh. I was on my own. Kasi boss nga ako. Sino ba naman mga employee ko magsasalita, hoy, mag-attitude adjustment ka nga, boss. Manager ako eh. Sa larangan na pinanggalingan ko, it's not to, I'll write you up. Ayan, I'll write you up. Well, ano yan? Insubordination. Lahat yan. Insubordination, disrespectful as an employee. You have 30 days to curb your attitude before you can talk to me that way. Ganyan ako dati. Itong larangan na to, baliktad. Ako ngayon yan. Baliktad talaga. So, one is thicker skin, attitude adjustment, and positiveness. Positiveness. And think before you post what you had to say in live video. Yan, ha? Kasi hindi ko naman talaga ugali na, hindi ko akala na, wow, mga reaction ng mga tao sama sa akin. Sabi ko, maraming haters. Binabasa ako. Puso ko parang nagagalit. Pero sabi ko, thicker skin nga eh. Sige, sige, bahala na. Okay. And then came to the part na pinagsabihan ako na kung you are not sure what to say during the live video, magtanong-tanong ka naman po kung may time ka sa teacher mo. Ayan. So, yun nga. So, hindi ako nagtanong ngayon dahil iniisip ko naman na hindi naman ito towards negativity. Ipopromote ko lang ang mga tao na nagpapaligaya sa puso ko. Yan. Talagang maligayang maligaya ako na dapat po manghingi ako sa inyo ng support na tulungan po ninyo ang team, elite team ko, na maging successful. Dahil kauumpisa lang namin mag-create niyan at kung wala naman kaming masyadong support the way we look at it, then we're not a team, di ba? We're not a team. Pareho lang naman tayo ng purpose. So paki-support na lang ng elite team ko kasi ang purpose talaga namin ay para naman sa isang bagay at isang location doon sa Kapalunga team.
May nabanggit nga pala si sino ba 'yung nabanggit sa akin kanina? No, hindi sa akin sa live during kay isang kalingap team na kanina umaga. Taga Makati siya. Sabi na ito pa lang si Bench TV nag-lower daw ang kanyang views. So, ngayon, mananawagan po ako sa inyong lahat. Napakishare lang itong video na to kasi mananawagan ako sa lahat ng mga member, ng mga supporter ni Kuya Bal, na lahat tayo ay dapat magkakaisa. Kung halimbawa, nagbabathroom kayo, yan, tip lang, nagbabathroom kayo, pwede kayong i-run ninyo yung phone nyo, panoorin, para kunwari nanood kayo sa Binge TV para magkaroon naman siya ng higher views. Kasi yung purpose din naman pa rin sa atin, di ba? At saka yung mga baguhan doon na dumating mga kategory A, kategory B, dapat lang nasuportahan natin, isisigaw at isisigaw ko pa rin po. Kaso swildo ko nga lang kahapon, guys. Diyos ko naman. Sabi ko, yung sinasad ko, sabi ko, bahala na, wala akong kakainin next month. Meron naman ako kung isang sakong bigas. At saka hindi naman ako malaking kumain. Kaya ko yan. Sabi ko, basta maibigay ko lang ang tulong na kailangan ng mga kapatid ko na nagpapakahirap doon sa Dait at sa Kapalunga. So, ngayon, ang gusto ko lang isend na message ngayon ay, hello, Emilda Kasaki. I love you. At saka, lahat naman tayo, kahit alam natin na tayo ay walang-wala, alam natin na tayo ay pag sumusweldo, siyempre sinisit aside natin yung ating budget sa ating bills, di ba? Kailangan yun eh, kasi hindi tayo mag-survive kung wala yun. Okay? Pero in the end, you know how much na yung nababayaran mo pa lang. Kahit na Team Arthur Zia, thank you po for stopping by. Kahit 10 pesos lang. Paliparan nyo yan kasi yung iba magpapalipa din 10 pesos. E di siyempre nag-accumulate. Pagdating na nag-accumulate siya, napakalaking bagay na kaya yun kahit 50 pesos ang nalikom niya. Diba? Oh, yun lang, kahit wala namang persahan dito, walang holdapan ha. You don't break my arms, you don't twist my arms to make me contribute to you. But I will, ang masama lang sa akin, ito ganito yun. Alam na alam ni Churba yan. Alam mo guys, hindi ko kinakausap si Churba kung ano ako, kung sino ako, anong ugali ko. Itong si Churba, napaka, ewan ko, parang ungo yata to, parang wak-wak, parang, bakit niya alam ako? Hindi niya ako alam, ha? Ito si Churba, alam na alam niya ang ugali ko, 1,000%. Sabi ko, hoy, bitch, sabi ko, sino ka ba? Ba't alam mo si ako? Para bang tuwing step ko, ako'y natatakot eh. Natatakot ako, Churba, guys. Natatakot ako dahil bawat nagalaw ko, alam niya ang pagkatao ko. Na-read niya para akong, sa kanya, tingin niya sa akin, para akong X-ray. Ha? X-ray. Yan si Churba, mag-ingat-ingat kayo dyan sa beach na yan. Pag tiningnan kayo ni Churba, patay kayo. Dahil X-ray ang tingin, hindi kayo taong lumalakad dyan, barang butot, balat lang, buto lang. In-X-ray ako ni Churba, yan. Mm-hmm. Lahat ng sinasabi niya, kaya ako na punta ganitong subject, ay kasi akong pagkatao na kuripot, kuripot talaga ako, kuripot na kuripot ako. Dahil alam mo, once a month lang ako magsweldo. Eh, siyempre, babudgetin ko yan buong buwan. Buong buwan ko yung binabudget. Ang bayad ko ng mga bills ko. Eh, sure ba? Eh, sabi niya, kuripot si Marie. Sabi niya kanina, huwag mong hingian yan. Eh, magagalit yan.
Sabi ko, ang litsing ito. Bakit niya nasabi niya? Dahil alam niya ako. Alam niya, alam niya. Ayaw kong hinihingian ako. Dahil akong tao magpupusang loob magbigay sa iyo. Kahit na hindi ka manghingi, basta pupunta na lang ako sa channel mo, magpalipad ako, iyan ang ugali ko. Basta meron ako. Ayan, si Jorba. Sabi ko, ito litsing. Naku ha, natatakot ako kaya kay Chorba, guys. O kayo, pagsabihan kayo ni Chorba at sinabi lahat ng ugali niyo, hindi ba kayo matatakot? Matakot ka na kay Chorba. Kasi si Chorba, analytic, scientist na analytic. Mahal na mahal ko yan eh. Mahal na mahal ko yan eh. Oh my gosh. Pag nakita ko yan, yayapusin ko, halik-halikan ko yan. Maging lalaki yan ang bigla. Hi, Maria Marshall. Itsurba na yan. Pag nakita ko yan, yayapusin ko yan, hahalik-halikan ko yan. Dahil sobrang alam niya ang pagkatao ko. Ha? Maging lalaki bigla yan ba? Ikaw ba naman ipagsabihan ng gano'n at para kang ini-x-ray ni Churba. Sorry Churba kung na-topic kita ngayon kasi kanina sa live. Lahat ng sinasabi mo, sabi ko, ba't alam ni Churba to? Hindi ko naman sinasabi sa kanya pagkatao ko, no? So, yan ang nangyari kung bakit ang puso ko'y nasa Kapalunga. Dahil sa marami ako na-obserba na wala masyadong nagsasalita about Kapalunga Kalinga team. Ako mismo ang nagkusa. Ang puso ko ay bumaba para doon. Bumaba talaga, guys. Ngayon, full support 100% kung anong meron ako, ibibigay ko doon sa Kapalunga team. At masaya ako ngayon dahil alam ko na kung magkano makontribute namin kahit maliit. Hey, kahit maliit, at least meron, di ba? Galing sa puso naming elite team yan. Pinaghirapan din namin yan. Kaya, i-shout out nyo naman ang elite team ni Marilyn. Kasama na doon sila ni Carmelotes at si Geraldine at si sino pa? Si paiba-iba kasing pangalan nitong Malgita na to eh. Si Regina Lasig, ang pangalan niya doon sa ano niya, si siya, yan. At Claire Salanyo, the new member team, yan. Napaka-proud ko talaga sa aking team, napaka-proud ko talaga. Napaka-proud ko. Hindi sila mapagmataas, napaka-humble na tao at hardworking OFW. So I shout out ko ang mga OFW ngayong gabi. Ka muna. Kaya, sure ba kung ikaw ay nakikinig ngayong gabi na ito? Well, gabi ba dyan? Gabi ba dyan? Ay, hindi. Gabi dito, tapos araw dyan. Magpahinga ka, oy! Magpahinga ka. Dahil siguro naninigas na yung liig mo. Pag i-stay up. Por kantahan. Yan, nagalit ako, nagsilos ako eh. Hindi ako sali nung kagabi. Silos ako. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Kasi kahit wala kang tulog, nandun ka pa rin doon sa mga live ng iba. So, being a supporter, which is nice. I love you so much. Okay, Ingrata de Ortiz, kung nakikita mo to, I love you too, bitch. Okay. So, paki-support lang po sa mga team ko at saka sa Kalingap. Balik-balikan ko talaga, magsasawa talaga kayo, guys. Balik-balikan ko talaga yung Kapalunga na yan. Dahil, alam mo, okay, ganito kasi yon. Sa Camarines, hindi pa ako nakarating doon. Hindi pa, never. Kahit sabi ko, hindi pa. Nakita ko, tinignan ko yung mapa eh. Yung map, Camarines. Norte Camarines. South, something. Camarones Norte is towards Cavite. Ano ba yung tawag noon? Yung, hindi ko nga na, hindi pa ako nakapunta dyan. Pero the way I look at it, it goes down towards Sursogon.
past Visayas, all the way to Davao. So, yun ang nakikita kong mapa na, wow, palipat ng palapit na yung, palapit ng palapit ang aking dream. Dream ha, dream. My dream is that having a Kalingap Center in my hometown in Davao. Eh, bago ka man makarating ng Davao, madadaanan mo Kapalungga. Ha? Yan. Daanan mo muna Kapalungga bago ka magpunta ng Davao, dai. So, yan. So, pumunta ako doon sa Kapalungga, yung sa mapa doon, dinitignan ko, pati mga Kalingap doon. Doon ako nag-focus. You cannot get to number 10 before you started number 1. Yan ang ina-analyze ko na dahan-dahanin pala. Yan ang ginagawa ni Kuya Bal. Dinahan-dahan niya yung umpisa dito sa south, tapos nag-north siya, ha? Nag-north siya. Oh, pagkatapos noon, mag-north pa more. Darating ang panahon na magkakaroon din siya ng Kalingap Center sa Sursugon kay Nathan area. Ngayon, pagdating doon, magkakaroon pa ng Kalingap Center doon sa Negros yata, kasi parang Bisaya ni Negros. And then Cebu, and then Mindanao. Ayan, darating na ako dyan. Kasi pagdating ng Mindanao, doon na yung aking lugar, Davao. So, umpisahan. Dyan ako, pinokus ko muna ang energy ko. Kami ng mga Kalingap team. Siyempre, hindi naman ako gumagawa ng decision ng gano'n sa team ko. Pinag-uusapan namin kung agree sila. Mahirap naman pag, ganito gawin natin, ganyan. Ako lang ang nagsasalita. Eh, siyempre, kung meron din naman silang gustong i-sponsor sa puso nila. Kaya sa ngayon, nagkakaisa kami na suportahan ang Kapalungga team. So, the next project namin, the following month, pag-uusapan din namin kung sino, ibubuto namin kung sino ang gusto naming suportahan palayo ng palayo from Dait or the way north. Okay? Kami mag... Well, hindi kami. Mali. Kami ang Bali support group ni Kuya Bal, pag naglagay si Kuya Bal ng ganon, ang elite team ay nanduroon. Kahit na kunti lang kami, nanduroon kami para sumuporta kahit kunti lang. Ang sabi ko nga, kung hindi naman kaya ng bulsa namin makabili ng isang tabla or isang poste ng bahay, at least meron man kaming maiambag para pagkain nila, ganon. At kung ano pa man. Kaya yun ang sinasabi ko, Kuya Bal, bahala ka na, ganun-ganun. Sabi niya, Kapalungga. Okay? So, yun ang focus ng team namin. Hindi kami nagpo-focus ng malakihang project. Hindi namin kaya yun. Mga kapatid ko, mapagmahal kong kapatid, mga supporter ko. Hindi namin kaya ni elite team yan. Hindi namin kaya yan. Elite nga. So, kung sino man ang nasa Amerika na nakikita itong video na to, okay, na hindi pa kayo kasabot ng isang team, kung gusto niyo sumali sa maliit ng elite team ko, pwede kayong mag-enter sa team ko. So, iniimbitahan ko lahat ang mga nakikita, lalo na dito sa Florida. Okay? Lalo na dito sa Florida, kung hindi pa kayo bilong sa isang team, pag bilong na kayo, huwag na kayo sumali sa akin, bilong na kayo sa isang something eh, di ba? So, kung bilong ang puso ninyo, kasi sa team ko, ang motto ko talaga sa team ko, guys, is that walang sapilitan ito. Kung 20 lang kaya mo, 5, di ipadala natin, at least may konti. Makakadagdag yun. Huwag tayong magiging intimidated sa binibigay ni Kuya Bal sa mga tao na 3,000 bawat panahon, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ganyan. Huwag mong intindihin yon. Okay? Kasi may fund na ganun yan si Kuya Bal. Pero, pag maidagdag naman natin yung kunti natin, ay di ba mas maigi, lumalaki yun? Kahit man lang makadagdag, halimbawa, no, pag si Kuya Bal mayroong 10,000 sa bulsa niya, o sa ipunta siya doon, tutulungan niya si Lolo Efren, si Tata Rafael, ganyan, no? Tapos yung pira lang palang dala niya, 1,500. Tapos yung 10,000 na meron siya talaga pang budget niya buong week yun.
Eh, pag napadala naman tayo ng siguro mga 2,000, 3,000, o di ba napakalagi mga gayon sa elite team, galing sa elite team, kasi tayo nag-import. Oo, alam ko, Orian, Senator sa Sursogon, si Gab taga Negros Occidental yan. Okay, alam ko yan. Tapos, Bobby 143, wala ko masayod, anak, kung taga Davao ako eh. Tubong Davao, lumaki ako sa Davao. Hindi ko alam sa si Bobby 143 Davao. Oh, na, nice, that's nice. Yan. Yan. Kaya sinusuportahan ko ang lahat ng papataas, papunta ng Mindanao. para pagdating ng Mindanao, ayan na, full force na, lumaki na yung team ko. Yay! Di ba? Oh. At the moment, at least, kaming mga elite, okay lang. Dahan-dahan lang kaming nag-a-adjust. Thank you, Maria Marshall po. Thank you po. Moto 25, kung saan ka napupunta eh. Pati sa akin dito napunta ka rin. Masyado kang maraming constructive question. Constructive, ano tawag doon? Very, yung lahat ng mga tinatanong mo, puro malaman. Very deep. You're a very smart, intelligent, and thought it through before you actually ask a question. And I am so impressed by that. So, Ricky Travel Vlogs, Pakistan, so clean na po. Sige, magdikita lang kayo. Bahala na kayo. Hindi ko mind yan. Huwag lang ako sigawan. Kasi nagbago na nga ako eh. Huwag lang ako sigawan sa bahay ko kasi nagbago na nga eh. Kahit na sigawan niyo pala ako kasi nagbago na, hindi na ako magre-react. Okay? And this vlog, thank you. Sisinga muna ako guys, kasi marami akong chest code na ipon. Wala pang 30 seconds. Oh, hindi ko na, alam mo, hindi ko tatagalan tong video na to kasi siyempre mabuboard yung mga tao, masyado akong mind conscious. Siyempre, yung iba gusto pumunta sa ibang live. Sandali lang naman itong live ko, positiveness. Yan, positiveness. At least may iba naman, ang live streaming ko ngayong gabi is about being positive. Ang dami ko talaga, hindi ko na mabigkas, I'm sorry po, hindi ko mabigkas lahat na nag-subscribe sa akin at mga tao na sumuporta po sa akin. Kung ano lang dumating sa isip ko, si shout out to Andy's blog, Ricky Travels blog, Cherry Castro, Bisaya Airport. Ay, ginawa ko, Cherry, salamat sa pag-anhid sa kuang YouTube channel. Salamat sa imuhang pag-suporta. Thank you, kaayo. Imelda Kasake. Oh, ginawa ko. No, may sakit nga eh, pero tawa pa rin ako tawa. Sabi ko, leche ka, sakit ka lang. Hindi mo ko kaya. Kayanin kita, no? Yan. So, okay, so ipang ano ko na lang i-end ko dito yung message ko na lahat tayo ay magdadasal para kay Kuya Bal Santos Matubang na siya ay gumaling bago kayo guys matulog. Excuse me. Bago kayo guys matulog, ipagdasal natin si Kuya Bal para gumaling, fast recovery po. At again, support to Kalingap Rab Santos Matubang. Sobra ang pagka-proud ko sa kanya na floor talagang natisod ako natisod ako doon sa ginagawa niya na si replace. I mean, he was doing what his father was doing during his absence. Isa shout out ko ang Kalingap team ni Rab.
Okay. So, siyempre lahat naman tayo nakasubscribe sa kanila lahat. Pero, siyempre iba rin yung meron tayong encouragement. Okay? So, moral support ang tawag po noon. At isa shout out ko lahat ng mga nanonood sa akin ngayon. Salamat, maraming salamat and I love you so much. Isa shout out ko rin lahat ng Kalingap team all over the world. At hindi mawawala sa puso ko ang pinaka-importante sa buhay ko, ang lahat ng OFW. Respeto at pagmamahal ang kailangan nila at pang-uunawa. Kaya kung tayo ay kahit nasa iba-ibang lugar tayo, iba't ibang lugar tayo, if you have the way to reach them, so reach out to them and ask them, how are you doing? Kumusta ka sis? Ganyan. Okay ka lang ba? Ganyan. Huh? So, mahalaga sa kanila yon dahil ang puyat at pagod ang nararanasan niyan araw-araw. Kaya ang puso ko ay nasa kanila din. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa mga OFW kasi galing ako dyan. Kaya nga nung in-interview ako ni Waray, Waray umiyak ako. para ako na-trauma sa pinagdaanan ko being OFW. Yeah, pero gayon, okay na ako, supportive talaga ako sa mga OFW. Hindi mawawala sa puso ko yan. So, mahalin natin sila dahil sila ay naghihirap din para maahon ang kanilang pamilya. At kita nyo ha, kita nyo, kahit na nagsusumikap sa doon para maahon ang kapamilya nila, pero nagbibigay pa rin sila ng kunting halaga para makatulong sa iba kay Kuya Bal, di ba? Oh, dapat silang mahalin. Dapat si talaga silang mahalin. Napaka-importante sa kanila yan. Bigyan natin ng pansin yan. Pagtuunan ng oras, pagtuunan ng time. Kasi marami tayong time eh. Di ba? Daghan matag oras, oy. So, unsa man lang na, ano ba naman yan, one minute or 2 minutes, reach out sa messenger. Hi, sis, okay ka lang ba dyan? Okay ka lang ba? Anong kailangan mo? Gusto mo kong makipag-usap? May time ka ba? Yan, ganyan lang. So, love lang, guys. So, I love you so much. Okay, so, i-in ko na to dahil simple maraming pang nagla-live in, you know, in respect to others that are on live today sa Philippines, di ba? Today? Yeah, today. Ano oras na ba? Yeah, mag-aalas 12 na. Kaya ayaw ko kayong mag-stay sa aking channel na may iba namang nag-live in courtesy, in fairness. So, I love you everybody. I love you everybody. Thank you so much sa pagpanood ninyo sa live ko. Mahal na mahal po ko po kayo. Ang ako laging dila ba? Magsigig twist. Mahal na mahal ko po kayo kung sa Bisaya paghihigugma ko kamong tanan. In English, I love you all. Okay? Bye!